hirap magbayad. Tanggal ang iyong problema, sarap magbayad. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Ang dinala kong bisikleta papuntang United Arab Emirates ay ang aking GT Grade Elite Gravel Bike na carbon, mga lodi. Sa tulong ng dalawang magiting na staff ng Sarap Ang Bike Shop na si Joshua at si Roxy, nilagay namin ang bisikleta sa hard case na nabili ko online sa Facebook sa halagang 8,000 piso. Second hand ko lang nakuha, mga kapotpot. Mahigit 20 mil ang brand niya pag tinignan mo online. Hard case ha? Ganto yung tsura sa loob. Meron siya nalagyan ng gulong, dalawa, tapos may foam sa dalawa tatlo. Sa pag-impake ng bisikleta para sa aeroplano, ito ang mga kinailangan ko tanggalin. Ang handlebar, ang seat post, wheelset, at ang pedal. Kailangan din i-deflate at tanggalan ng hangin ng gulong pag isasakay sa aeroplano. Kailangan din hindi kakalog-kalog. Hindi kita malilig. Para maisa kayang bisikleta sa aeroplano, kailangan mag-add-on ng extra luggage sa booking para sa sports equipment. Sa airline na napili ko, 1,200 pesos ang kailangan bayaran para dito. Galing Muntinlupa, nag-grab na lang ako papuntang Naiya. Buti na lang hindi masyadong mahaba ang pila. At mabuti na lang merong gulong ang bag ng bisikleta. Hinanap ko na ang check-in counter ng flight papuntang Dubai. Pagdating sa check-in counter, bukod sa booking at passport, resibo ng travel tax, visa at vaccination card kailangan ding ibigay. Nung ma-check na okay na lahat ng mga dokumento, nilagyan na ng sticker yung mga maleta. Pero yung bike, bukod ang pagkarga, tinawag na ni ate yung isang staff ng airport para kunin ang bisikleta. Sir, bike, sir! Thank you! Kaya ako at ang aking bisikleta ay pansamantala munang naghiwalay. Ako naman, pumunta na sa boarding gate. Take off na ang aeroplano. Siyam na oras ang biyahe mula Manila papuntang UAE. Sa Dubai na ang lapag natin ito. At sa wakas, lumanding na ang aeroplano sa Dubai. Alas 11 ng umaga umalis ang aeroplano sa Manila. Pagkalipas ng 9 na oras, alas 4 pa lang ng hapon dito. Ahead ng 4 na oras ang Pilipinas kumpara sa UAE. Kung alas 4 pa lang dito, sa Manila alas 8 na ng gabi. Ito ang first time ko sa Middle East. Excited na akong makapasyal sa UAE. Sa biyahe natin ito, tatlong lugar ang pupuntahan natin. Bibisitahin natin ang mga kapotpot natin sa Al Ain, Dubai at saka sa Abu Dhabi. Pwede dito sa Dubai, hindi na masyadong mahigpit sa mask dito sa Pilipinas. Sa loob ng airport, kailangan sumakay ng tren papunta sa immigration. Paglampas ng immigration, ikinabit ko muna ang libreng SIM card na binigay sa akin ng immigration officer. At lumabas na ako ng airport. Sinalubong ako ng mga klase ko ng high school na dito nagtatrabaho. Siya si Kath.
Famous siya kaya siya sikat. Welcome! At si Nilo, na tumulong sa aking magplano at maisakatuparan ang biyaheng ito. Ayun, ito yung mga sumalubong sa atin. Kasama sa mga sumalubong ay ang grupong Vendetta, isang grupo sa Dubai na puro mga siklista. Nag-offer sila na habang nasa Dubai, pwede daw ako sa kanila tumira. Siyempre, hindi tayo tumatanggi sa grasya. Ang saya ko rito. Solid, may sumalubong sa atin. Ang Team Vendetta. Si Sir Danny, Sherman Oliver, Master Dave, Mother V, Sir Nads, Mel. Sa headquarters na ng Vendetta ang diretsyo namin. Ayun, mga kapot-pot, at nakarating na tayo sa Dubai. At kasama natin si Chairman Oliver. Nako, maraming salamat, Chairman. Shout out dyan sa inyo, mga kapot-pot. Yan, ako eh, talagang walang paglagyan yung tuwang nararamdaman ko. At tumulak na kami papuntang Satwa. Ito ang lugar sa Dubai kung nasaan ang headquarters ng Vendetta. Kapansin-pansin nakakaiba ang itsura ng mga istruktura sa Dubai. Katulad ng isang ito. At ng isa pang ito na isa palang malaking picture frame. At marami pang iba na makikita natin sa mga susunod na araw. At dumating na kami sa bahay o villa ni Chairman Oliver. Sa baba nito ay ang headquarters ng grupong Vendetta. Kain muna siguro tayo. Saan tayo? Ano sa inyo? Tingira mo po siya. Saan naman tingira? Sabi na ano? Shawarma? Dito na rin dumiretso si Kat at si Nilo. Ang aking tutuluyan, ang kwarto ni Chairman na hindi niya tinutulugan. Lagi raw kasi siyang binabangungot dito. Control. Gusto Chairman, maraming salamat. Nung gabi ding yun, pinasyal kami ni Chairman sa isang malapit na mall sa Dubai. Dito pupuntahan namin ang Burj Khalifa, ang Guinness World Record holder ng pinakamataas na building sa buong mundo. Kamangha-mangha din ang dami ng ilaw ng isang building na to. Konting lakad lang sa loob ng mall. Paglabas, nakita ko na ang Burj Khalifa sa taas na 2,722 feet. Talaga na bang mapapawaw ka? Napakaraming tao sa lugar. Maya-maya lang ay nagsimula ng inaantay ng lahat. Ang dancing fountain. Tapos ay kumain kami sa isang sikat na kainan sa Dubai na talaga namang blockbuster ang pila. Tarawang Jollibee. Parang Jollibee ng Saudi. From Saudi. Ang dala rito sa Dubai. Ang pipipilangan ko ng mga marami. Dati ang haba ng pila nito kaya kamay ganito. The same din nung nagbukas ang Jollibee dito. As in, yung pila doon. Ay! Isang tao, isang ganito? Oo. Oh. Ah! Akala ko sharing. Hindi. Ang dami. Walang sharing. Pantatlong araw ko to. Bumawi ka muna si Rian. Ang dami nito. Pinakita nila sa akin ang isang aquarium sa loob ng mall na may mga anak ng pating. Talaga namang kamangha-mangha. At para akong bumalik sa pagkabata. Tapos bumalik na kami sa headquarters ng Vendetta. Unboxing na, unboxing! Tinulungan nila ako mag-alwas at mag-assemble ng bawal kong bisikleta. Meron kaming ride ni Nilo kinabukasan. Pero hindi dito sa Dubai. Hindi Vendetta ang kasama namin. Ang ride namin kinabukasan ay sa Al Ain. 164 kilometers ang layo mula dito. Ang ganda ng lata yan. Yan yung material niya kahit apakan mo hindi siya mano, di ba? Ay, hindi ko po alam. At may award pa galing sa grupong Vendetta. At dahil dyan, first time nating magmamatad ng kasabihan dito sa Middle East. At dito natin yung gagawin sa headquarters ng Vendetta. Mga kapot-pot, huwag niyo kakalimutan ang mga nakasabihan. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. I see you! Ay, hindi mag-skip lahat! Masyadong suswerte! Tapos, kainan ulit. Konting inuman. Tawanan. At syempre, kantahan. Woo!
bonus pang sayawan. Kinabukasan, dumating na si Nilo para suntuin ako papuntang Al-Ain. Nag-almusal muna kami dito kasama ang asawa ni Nilo na si Beth. Pagkatapos ay kinarga na ang bisikleta, sabay larga. Biyahe papuntang Al-Ain ay humigit ko muna ng 140 kilometro. Mahigit isa't kalahating oras, depende pa sa bilis ng nagmamaneho. Medyo nakakapanibago ang mahabang biyahe na ito dahil kahit saan ako tumingin, ang nakikita ko ay puro desierto. Makalipas ang mahigit isang oras, natanaw ko na ang bundok na akyatin namin, ang Jebel Hafit. Sa taas na 4,000 feet, ito ang pangatlong pinakamataas na bundok sa UAE. At hindi tulad sa Pilipinas, hindi green kundi brown ang kulay ng bundok na ito. Habang papalapit sa Jebel Hafit, excited na akong makita ang kalsada paakyat nito. Ito kasi ang papadyakin namin ngayong gabi. Ito ang sinadya namin dito. Aahunin muna ng sasakyan dahil magte-check-in kami sa hotel sa tuktok ng bundok. Tapos bababa ulit sa paanan para pumadyak mula ibaba pabalik sa tuktok. Kung nagsimula nang umahon ng sasakyan, sa isip ko mukhang banayad lang naman. Ang tansya ko parang 15 to 16% gradient at dire-diretsong ahunan. Halos walang recovery pero pakiramdam ko kakayanin naman. Sa isip-isip ko walang sinabi ito sa 32 kilometers na Marcos Highway paakyat ng Baguio dahil ito ay 13 kilometro lang naman. Ang inaalala ko lang ay lagay ng katawan ko dahil meron akong hindi magandang nararamdaman. Ramdam kong mas mahina na akong sumipa ngayon dahil sa iniinda kong sakit sa bato. Naalala ko pa yung huling ride ko na nahirapan akong umahon dyan sa sumulong Antipolo. Pero sinabi ko sa sarili ko, nakakayanin ko to. Dadahan-dahanin ko lang, makakarating din ako sa dulo. Pagtingin ko sa likod, nakita ko yung itsura ng dinaanan namin. Sa isip ko, di naman ganun katarik, kakayanin ko yan ahunin. Sa wakas, nakarating na rin kami sa hotel. Pagkatapos namin mag-ride, dito kami magkapalipas ng gabi dahil may ride ulit kami kinabukasan. Na ako para sa ride namin. Pagbaba sa hotel, sinundo na kami ng mga tagali na sina Sir Glenn. Ito na yung dinala mo sa Singapore? Si Sir Brian. At ang chairman ng Al-Ain MTB na si Chairman Brian. Hinatid nila kami sa paanan ng Jebel Hafit para makilala ang iba pang mga tagali at ang mga kasama naming magla-ride. Sir Eric sa Crankmaster Bike Shop. Yeah. Sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Welcome, sir. We thank you, O Lord, for this day that you allow us, O Lord, na makasama, Lord, ang aming bisita na si Ian Howe dito sa pagbabay papuntang Jebel Hafit. Allow us, O Lord, to have a good body, mind, and soul, O Lord. Allow us to have enough energy, ang aming katawan, especially ang aming bike, Lord. Bless mo rin, Pat. Lord, we pray na sana wala pong magsigrasya. At pakabalik po kami sa aming mga pamilya ng one whole safe and sound. All this, Lord, we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ay, nako, ang taas ng aahonin natin, mga kapot-pot. 13 kaming aahon dito. Mula sa ibaba ay tanaw ang kabuuan ng aahonin paakyat ng bundok. Pero ganda ng itsura ng aakyatin natin. Dito pa lang, ramdam ko na na may iiwan ako ng mga kasabay kong aakyat. Hindi talaga maganda ang kondisyon ng katawan ko. Isama pa ang pagod at puyat. Dadahan-dahanin lang natin to. Aabot din tayo dyan. Alam kong dapat lang talaga ako magdahan-dahan dahil marami na akong sintomas na nararamdaman. Bukod sa mabilis akong hingalin, madalas na rin akong pulikatin.
Maya't maya rin parang nahihilo at nagdodoble ang paningin. Kaya hindi ko talaga pwedeng pwersahin. Baka biglang sumumpong ang isa at dito pa ako abutin. Mga ilang minuto lang napansin ko malayo na ang abante ng iba. Wala pang 3 kilometro, ako naman, naghahabulan ng hininga. Ang bilis ng mga kasama namin, andun agad oh. Siguro kung mga 1 kilometro agad dinilayo nila. Ayo, may recovery pala. Pangalawang kilometro, recovery. Hindi tayo pumipedal na itong lagay na ito. Ganda ng view mga kapot-pot. Kita mo, haba na ahuli natin oh. Ayun, isang diretso na. Walang recovery. Kitang-kita, walang daya. Kamukha ito ng ano ah. Itong part lang ito ay nakikita natin. Kamukha ito ng ahon ng yung sa baba ng Antipolo sa may Valley Golf. Oh, nakita ko na yung first parking. Mukhang dito una mag-aantayan ah. May bilis mag si ahon. Ando na sa taas. Ito ang literal na Ali Ahon. Yun, naka-video rin. Sa totoo lang, di na ako ayos. Pero nakakahiya naman kung susuko agad ang dayo. Ayos, ayos. 7-11 boys ito mga ito. Tsa-tsa lang yan. Wala na sa itsura nito mga ito. Malalakas na kumain yan. Ayun, makita kita itsura nung ahon doon. Sa pagsikong ganun, pagkaliwa, ay pagkanan. Kaya mukha lang yung mataas. Pero mataas talaga yan. Drinks, Tio. Tio, refill tubig. Thank you. Boom, pala. Ang ganda ng view natin sa taas. Looking over. Oh, grabe dito. Konting padyak, tuyo ang nalamunan ko. Ah, alagas-gas sa nalamunan. Inom ako ng inom ng tubig. Paglampas ng first parking, naramdaman ko na laging natutuyuan ang aking nalamunan. Ibang klase. Kada 500 metro, kailangan kong huminto at uminom ng tubig. At nahihirapan din ako huminga. Pang ano ko na to ah? Pangapat. Pangapat na tubig ko. Ang layo pa nakita natin ah. Ay nako, hindi ko mabila kung ilang pahinga ko rito. Humigit kumulang 1 oras na ang nakalipas, nakakalimang kilometro pa lang ako. Kaya ko pa sanang syagain, kaya lang baka isa't kalahating oras pa ang kailanganin. Nahihiya na ako sa mga kasabay ko at sa mga naghihintay sa akin. Kaya kahit masakit man sa loob ko, nagpasya akong huwag nang tapusin. Bumalik kami sa hotel para iwan ng bisikleta. Tapos bumisita kami sa Crank Masters Bike Shop kung saan binigyan kami ng tour ni Master Eric Santos. Yung orange kanina na iskat, na aluminum. At pinakita ang mga nagagandahang mga bisikleta. At ito yung DI2 series namin sa Polygon. Parehas sila ng kanitong Polygon. Top speed na rin. Tapos ito yung pure climb na Juan Belomia. Cipollini Belomia ito. 32,499. Magkano sa peso yun? Mike! Tapos diretso Sibugan. First time ko may experience ang gandong klaseng kainan. Shout out sa matandang Zora! Polo! Bike Tography! Mike! Shout out sa mga taga-Tacloban! Shout out sa ano? Bike Daddy! Shout out sa mga taga-Tacloban! Maaga akong gumising kinabukasan para magayos ng gamit. Meron ulit kaming ride kasama pa rin ang grupong Alain MTB. Trail ride naman ang gagawin namin ngayong araw na to. Pababa ng Jebel Lafitte, nangihinayang pa rin ako. Kung maayos lang sana ang pakiramdam ko, kayang-kaya ko sanang ahunin to. Yan, andito na tayo sa Bisenyo Trail, tawag nila. Hello, good morning! Good morning! Kapansin-pansin na mas sumingkit na ang mata ko. Akala ko nung una kulang lang sa tulog. Yung pala, nagmamanas ng mukha ko. Isa rin sa mga sintomas ng sakit sa bato. Mga master, good morning! Ito yung mga nambudol sa ating gagabi. Ibang budol naman to. Same group. Oh. May sakit pa si Sir Ian. Sabi ko, bakit? Hindi siya nagsasalita eh.
Ito ang aming headquarters ng Alain TV. Dahil mag-iho yung... Morning, kapot po. Nakay, Chris. Nakay, Chris. Mga tropa. Kasi ito, maaaring po dito. Sir, dito tayo. Bago lang dating dito, galing din na siya. Uy! Ano yun? Thank you. Totoo ba to? It's true. Flower, fresh. Thank you. Salamat sa girls ng Alain MTV. Christy! TGIA's Roland! TGIA's Roland! Thank you, sir! Thank you! Initially vlog! At nagsimula na ang aning trail ride. Yun, nakapagpunta tayo ng bike. Kahit... Desyerto pala ang Bisenyo Trail na pupuntahan namin. First time kong maka-experience ng ganitong klaseng terrain. Hirap din ako sa ride na ito dahil nagpalit kami ni Chairman ng bisikleta. First time ko din gumamit ng full suspension ng MTB. Bukod sa mabigat, malabad pa ang handlebar. Maliit din ang size ng bike para sa height ko. At marami pa akong dahilan. Maya-maya pa, nag-kwan yung kwan ng bisikleta ni Chairman Brian. Nag-kwan yung kwan yung cable niyan. Na-flat naman yung gravel bike ko. Gay Paris yung taga-Team Spider. Team Spider mo yung Gay Paris na yun. Anong usapan na ang alam? Ano sa frame bag? 3:30 ang usapan. Tapos nakita nila nag-ride sa road bike. Hirap pa rin akong pumadyak sa mga oras na yon. Bukod sa malalaki at lusang mga bato, hindi rin ako sanay sa makapal na gulong. At marami pa akong dahilan. Nabuday na naman si Ian. Parang hindi lapit lang din to, sabi niya. Hindi sana yan sa patiis. Hindi. Single track na dito. Habang tumatagal, mas lumalaki ang mga bato at nagiging mas mahirap ang aming dinadaanan. At nabigla ako nang ituro sa akin ang aming susunod na pupuntahan. Punta doon tayo pupunta? Yes, yan ang uphill. Downhill single track na pupunta. Hi, friend. Sabi, ibang klaseng mundo to. Ba't kayo nagbabike dito? Huwag kayo dito magbike, delikado rito. Pero pa ano, hindi pa to, ano pa lang to. Bike pa to. In small pa lang to, wala pa to doon sa nilalaruan. Grabe. Hindi mo sinabing ganito pala. Hindi ko rin alam eh. First pala yung alam. Meron doon pa. Hindi, bail out na yata tayo eh. Oo, okay, dito na bail tayo, left side na. Lakad na lang, please. Oo, oh, talaga. Lakad talaga. We'll be right back.
Ayun! Ang dami natin kapot-pot dito. Morning! Ang dami! Ang dami pala! Sir, ganang ganang araw. Sir, ito sir, malamig! Kumusta sir? Sir, ayos, binudol ako. Binudol ka ba? Maraming cycling community. Aling Cycling Mountain Biking Community from Aling, Abu Dhabi. Ito ang matandang kasabihan, huwag kakalimutan ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Aling Cycling! Ang hindi mag-skip ng ads. Aling Cycling! Ang sarap pa talaga. Good old day. Back-to-back master. Kaya na. Pagkatapos kumain, naimbitahan kami sa JR's restaurant para kumain ulit. Hindi ba alam? Tapos bumalik kami sa Crank Master's Bike Shop para sa helmet na regalo ni Master Eric Santos. Pinaayos kay Lakay ang loose thread na true axle ng aking bisikleta. At may libreng bike wash pa courtesy of Sir Glenn. Maaga pa lang ay pumunta na kami sa meetup ng ride na sinetup ng mga taga Abu Dhabi. Wala kaming kakilala sa mga tatagpoy namin. Ang alam lang namin, papadya kami. Ang nag-organize nito ay si Ma'am Chams, na nakilala ko lang sa FB. Pagdating namin sa meetup, medyo malungkot ako dahil wala akong nakitang mga siklista. Akala ko walang dumating, sa mali pala kami nagpunta. Doon pala sila naghihintay sa kabilang banda. Sa di kalayuan, may nakita ako na siguro mga 5 siklista. Banda ka sir! Banda ka! Dami! Pero nung lumapit na ako, isang batalyon pala. Ito na yata ang pinakamalaking grupo ng siklista na sumalubong sa akin. Hindi ko pa naranasan to sa buong buhay ko. Habang naglalakad ako papalapit, mas lalo kong nakita kung gaano sila kadami. Hindi ko mapaliwanag na nararamdaman ko. Halos wala akong masabi. Pilit kong pinipigilan ang luha ko. Hindi ako makapaniwala ang lahat ito ay totoo. Lord, thank you po Lord sa araw na ito Lord at kami pinahintulutan mo makarating dito. Morning po. Yun, good morning Abu Dhabi. Good morning mga kapot. Speechless ako dito sa... Speechless daw siya. Umiyak-iyak pa rin ako hanggang mag-ride out. Sa Abu Dhabi, saka sa Dubai. So, kasama natin si Ma'am Chams B. Good morning mga kapot. Si Ma'am Chams D ang nag-organize ng unity ride na ito para makasama natin ang mga kapot-pot sa Abu Dhabi. Abu Dhabi! Abu Dhabi! Ang dami namin. Ayun!
kilo. Ano to? Una pa yan. Ah, fog, fog. Oh, fog. Sa anak ko si TJ, kasama ko na si Idol Ian Hao. Ayun, nasa highway tayo ngayon at sakto may bike festival. Kaya sarado ang kalsada. Ang dami na natin kasabay dito, hindi lang yung grupo natin kanina. At yung mga ibang lahi. Ayun o. Dami siklista. Sir, pasyot out sa aking asawa. Hindi nakasama kasi may baby pa siya sa kan. Hi. Kung ang Al-Ain MTV nagmatandang kasabihan, syempre, hindi papadaig ang Abu Dhabi. Galing dito sa Abu Dhabi, huwag kakalimutan ang matandang kasabihan. Ang kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, hindi mag-skip ng ads. To our guest biker, Ian Hao. Thank you. Thank you very much. So without further ado, meron po kaming certificate of recognition for his grateful support to ADMG in our second Unity Ride. Pangalawa pa lang po to namin sa Abu Dhabi. We hope more to come. Palakpakan naman po natin. Sana po ay makabalik po kayo ulit. At bilang pagtatapos ng fun ride sa Abu Dhabi, may konting paraffle. Spider-Man! Buong pangalan ni Batman. Ronnie Dison! Unang bike shop. At kainan. Kain po. Kain po tayo. Napapunta niya, 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 niya. Kain po, mga kapot-pot! Kasi nakapunta, may nakabang dalam. Okay. Kinabukasan ng gabi, pinasundo ako ni Ma'am Chams para sa isang night ride sa Abu Dhabi. Yun, after nung isang malaking group ride, meron naman tayong maliit na group ride naman. Kasama ang grupong ride on. Good evening po. Hello. Good evening. Sarap mag-bike sa Abu Dhabi kahit gabi. Makakapadya ka ng maayos dahil maluwag ang dedicated bike lane. Grabe, ganda ng bike lane dito mga kabot sa UAE. Kita nyo ayun yung main road nila. Oh. Kasi ito, ang lawak ng bike lane. Dalawa, tapos meron pa sa kabilang sides. Tsaka dire-diretso, walang putol. Hindi mo kailangan mag-alala na baka biglang putol yung kalsada. Sa mga tropa natin dyan sa Pilipinas. Shout out sa mga Dacanwells. Shout out Engineer Magnus ng Qatar. Shout out sa misis ko tsaka sa mga anak ko. Hello. Shout out sa tita ko sa KSMG Batasan. Shout out sa mga taga Bicol, Iriga City, sa kapatid ko. Happy birthday Michelle. Shout out po sa mga pamilya ko sa Lucena, sa Sariaya at sa Candelaria Quezon. Shout out po sa mga nagpapaling ang Iriga City. Shout out po sa mga taga Nueva Vizcaya at sa mga dito sa misis ko, sa anak ko. Ang pupuntahan namin ngayon, Grand Mosque. So antayin natin dahil sinasabi nila, isa raw to sa mga bagay na hindi ko pwede ma-miss dito sa Abu Dhabi dahil talagang sobrang ganda raw. Ayun, nakita ko ng destination natin. Malayo pa lang, ang ganda na. Ayun, mas malapit na tayo sa Grand Mosque. Ayun, nakita. Yun, what a view! Kahit malayo,
Talagang nakakamangha ang tsura ng Grand Mosque. Ayun, bawal pala masyadong marami, baka raw masita. So, mga ilan-ilan kami, punta kami doon mas malapit para makita natin mas malapit na view yung mosque. Grabe, gano'ng kaganda ba itong mosque na ito? Dito pa lang sa malayo, ganda-ganda na eh. Totoo nga, napakaganda ng Grand Mosque sa malapitan. Sayang at hindi mapakita sa GoPro ang tunay na ganda nito. Pero kung makita mo lang ito ng personal, mapapawaw ka talaga. Ah, grabe, sana makakuha ng maayos ito sa camera dahil ang ganda. Ang ganda mga kapot-pot. Mga kapot-pot sa Abu Dhabi, thank you sa pagdira sa akin dito. Nung palis na kami, hindi ko pa rin matanggal ang tingin ko sa Grand Mosque. Lalo pa nung dumaan kami sa flyover kung saan mas maganda pa pala ang angulo dito. Pinakamagandang spot kung nasan kami. At ito yung mga kapot-pot natin sa ride-on. Hello na po. Sumama sa atin. Hello dito. Hello Philippines. Shoutout, Pakipadjak, Birdie Bike Philippines. Bibisita rin kami dyan. Selfie tayo dito, selfie. 1, 2, 3. Ganda! Hindi nga ako, kung sa totoo lang, kung natapad din na weekend. Pagtapos sa Grand Mosque, padjak na kami pabalik para tsumibog. Kahit maiksi lang ang night ride namin, nakaramdam pa rin ako ng pagod. Kaya gumamit kami ng ipinagbabawal na teknik. Yun, after ng ride, papunta tayo ngayon sa kainan. Pero bago yung pakilala ko sa inyo, kasama natin. Hi. Si Alja, ating Julius Paus TV. At Arasawi. Yun, after ng ride, dinala tayo dito sa Sheesh! Sarap naman nun! Ano to? Papadam yan, papadam! Papadam! Ito, shawarma. Shawarma platter. Chicken. Charcoal. Tapos na, kakain natin yan. Oh, ang dami na to! Happy birthday! Happy birthday! Celebrate na naman yung birthday ko dito! Yan! December na! December na! Montage, montage lang! Hi, 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 hi! Hi, mga hotpot! Nagpasya na akong pumunta sa ospital dahil sa hindi matigil na LBM at pananakit ng tiyan. Halos di ako makakilo sa sakit na aking nararamdaman. In denial pa rin ako. Ayokong isipin na dahil ito sa sakit ko sa bato. Tayo meron natang nakain din ayos. Hindi pa ako na LBM. Sobrang sakit ng tiyan ko kanina. Magpunan ng ospital, hindi matiis. Nung mga oras na yon, ang akala kong simpleng sakit lang ng tiyan ay isa na palang kritikal na kondisyon. Nakita sa blood test na sobrang taas ng creatinine at potassium sa aking dugo. Nakita din sa ultrasound ang tunay na lagay ng kidney ko. Pansamantala akong natigilan at pilit pinipigil ang maluha. Wala na akong magawa kundi pumayag magpa-dialysis. Ito yung bagay na ilang taon ko nang pilit na inuunahan. Ang dahilan kung bakit gusto kong gawin lahat ng malalayong ride na kaya kong gawin. Akyatin lahat ng matataas na bundok na kaya kong ahunin. At gawin lahat ng bagay na hindi ko alam kung kaya ko pang gawin kapag ang araw na ito ay dumating na.
Ilagyan ako ng tubo sa aking liig para maging daluyan ang dugo habang nagda-dialysis. Yan yung access para sa dialysis. Para isang dialysis na ako. Para pa isang mga at saka bukas. Tapos, sa pwede na ako sa Pilipinas. Masakit siya ako. Sa unang dalawang araw ko sa ospital, ang buhay ko ay tulog. Dialysis. Tulog. Dialysis. At dialysis pa more. Makalipas ang tatlong araw at ilang dialysis para malinis ang aking dugo, bumuti na ang pakiramdam ko. Nakalipas ko sa dalawa, limang tapilok. Kasi nakakatayo na ako ngayon, magkaroon talagang sobrang sakit dito ko. Hindi ako nakakatayo, hindi ako makabaling, hindi ako matagilid. Sobrang sakit. Nakalipas na. Pero di pa rin, limited pa rin ang movement ko. Pangano ko ngayon, tatlong araw sa ospital. Day 5 sa hospital, so naka-tatlong short dialysis sessions, isang full dialysis session. Nakita nila na mababa yung hemoglobin ko, so kinailangan ko ng blood transfusion. Type O positive pala ako ngayon kung nalaman. Yun, kumusta mga kapot-pot? Update ko lang kayo sa pangyayari sa aking buhay-buhay. Nagpasya akong ipaalam sa lahat ang tunay kong kalagayan. Marami kasing nag-alala nung nag-post ako na nasa ospital ako nung nakaraan. Naisip ko rin siguro mas mabuti kung maraming taong makakaalam. Baka sakaling may masagip na ibang tao para hindi lumubha ang karamdaman. Dati na kasi akong may kidney condition. Pangpitong araw, sa wakas, na-discharge na rin ako sa ospital. Ang mga taga-Dubai na si Chairman Oliver at Kapotpot Dave ang sumundo sa akin sa Abu Dhabi para makabalik ako sa Dubai. Hindi natuloy ang dapat sana'y fun ride namin doon dahil sa aking pagkaka-ospital. Bumuti na ang aking pakiramdam kaya nagpa siya akong mag-meet and greet na lang sa Dubai para hindi naman masayang ang kanilang paghihintay. Bago bumalik sa Dubai na 2 oras ang layo sa Abu Dhabi, nag-dinner muna kami. Pagdating sa Dubai, pinasyal ako ni Chairman Oliver at Dave sa mga dapat sanang dadaanan namin sa napornada namin fun ride. Wow! Gravity! Kinabukasan pumunta na kami sa lugar kung saan gagawin ang meet and greet ng mga taga-Dubai. Ano pa? Meron pa sa kabila. Doon tayo. Master, good morning. Boss, tuturo na tayo, boss. Good morning. Nice to see you. Good morning, Sir Ian. Welcome to Dubai. Good morning, Sensei. Good morning. Good morning, Master. Kumusta? Okay na ba? Okay naman, Sir. Good morning. Good morning. Master, morning, kamusta? Okay na, magaling na, magaling. Palakas lang, Master, palakas lang. Tapilok lang, tapilok. Tapilok. Good morning, kamusta ang mga natin? Okay na. Medyo buba na. Magka-recover na. Robert na. Oh, eh. Long timing, nandito pa pa na. Annual bond yan.
Ayan, nakita ko yung mga daaran. Ayan, di nakapagpapalit. Ang alas kasi, nung nasa Muslim supposed to be sana, nandun ang tropa. Kala ko hindi tayo makakapag matandang kasabihan dito sa Dubai. Buti na lang, nagkaroon pa tayo ng lakas at chance para ma-meet natin mga kapotpot natin. Nagawa natin sa LA, nagawa natin sa Abu Dhabi, siyempre hindi papatalo sa Dubai. Huwag niyo makakalimutan yung matandang kasabihan, kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe! Ice is learning! Ay, hindi mag-skip lang ads! Pinasyal pa kami ni Chairman Oliver sa isa pang bundok sa UAE, ang Jebel Jais. Tapos bumalik na kami sa Abu Dhabi. Dito sabay-sabay kami naghapunan bilang pasasalamat sa lahat ng mga taong umalalay sa akin sa pagbisita ko sa UAE. Oh, watch out! 6 hours ang biyahe! Parang like Saudi! Yes! Pagdating sa Pilipinas, sinundo ako ng dalawang kaibigan ko mula pagkabata, si Darwin na gago at si Adrian na isa pang gago. Saan ako magsak yan? Makbok yan? Gago! Gago talaga to eh, no? Sa lahat ng nakasama ko sa biyaheng ito mula simula hanggang dulo, hindi ko kayo kaya pangalanan lahat, pero batid ko ang walang hanggan kong pasasalamat. Habang buhay kong dadalhin ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin, hindi pa ito ang huli ng lahat. Hanggang sa muli, salamat.